tatlo ka agad. Na-checklist sa Johnny Diablo with a flex. Mm-hmm. Explain doon bigla. Mapupunta siyempre yun nga. Nasabi mo na Mr. Diablo. Ang pinakamala-Diablo na mga pagdating sa mga heroes at mga pickings. Sa kanya ngayon, tututok itong laban na to. Medyo gusto ko yung lineup ng Evo's Glory, pare. Kasi yung iisipin mo, ganun naman talaga. Kapag makukuha ka ng assassin, kailangan yung side lane mo ay medyo makunat para kahit papano, yung kunat na tank ay meron pa rin kayo. Hindi lang purong damage. Para may nakaka-front din at the same time may nakakapag-setup din. Tapos hahayaan ka lang talagang mag-ano yun, no? Oo. Mag-wreak havoc with your damage. Pero ngayon, ang una nilang binibigyan ay si JPL. Mm-hmm. With the show na nakakagulat, ha? Pinriority pick talaga nila yung JPL. Medyo kakaiba yung ano, no? Yung pacing nitong NIP Flash. Masasabi ko dito, Kuya Ingan, sa mga hindi nakakalam, ha, si JPL ay dating membro din, kundi yung nagkakamali ng EVOS, pero ibang EVOS pa yun. And that was the Singaporean squad din. Ah. Ng EVOS. And itong player na to ay kabatch pa ni Naribo. So may pagkano na. The veteran. May veteransy na, may onting kaedadan na. The veteran na yan. Kaya, pero gumaganyan pa rin yung mga picks niya, nagchuchow pa rin. Pero pumapalag yan. At syempre, hindi lang naman si JPL ang ating bida dyan. Nandiyan din si Kurt Tizzy, the Edgelord. Nagmula sa Pilipinas at syempre si Hades, ang kanilang jungler. Na alam naman natin ang kwento, ang Batang Pasay na nandito na ngayon sa Riyadh. Alam mo, ano ah, fun fact kay Kurt Tizzy. Mm-hmm. Nakasama ko kasi yung Echo Proud, yung dati niyang team sa MDL na nag-back-to-back champion. Mm-hmm. Inamin nila James na si Kurt Tizzy ang pinaka-mechanically inclined player sa five-man lineup nila. Oo, naalala ko nung nabuo dati yung super team eh. Siya yung pinaka-timic, tapos talagang focus lang pagdating sa microhan. The fact na napunta rin siya dito sa Niplash na medyo flashy. Ang galaw. Kaya nga naman sila ni Plush eh. Oo. Kaya, tsaka kaya din daw nakakapag-pull up siya ng mga Martis mid, mga Lapu mid, mga Kadita. Kaya ganun. Iba talaga si Kurt Tizzy. Plushy para dito sa NIP. Kaya si Kurt ngayon on this farce. Kung hindi yung nagkakamali, napakarami na ring rolls ang nagawa nito ni Kurt. Eto na, King's Calling coming in. That's the first blood mula kay Diablo! At syempre si Hades din na makakuha ng turtle. Kinagat na naman ngayon na itong Barats. Floppy, baba natin sa JPL. But JPL as a steadfast passive. Sabay out with the Cyclone Eye. 1-0 sabay turtle. Ang daming kalamangan ng NIP Flash. Maraming nakuha. Turtle plus 2 kills. Tapos ang kagandahan pa dito is si Vanix. Nalalamangan nga talaga si Brands. And this is expected because this is a Roger up against Akari. And knowing EVOS Gloria, nagmamadali talaga ngayon yung NIP Flash. Kasi at the same time, alam nilang mga late game gods din talagang EVOS Glory. Tsaka balita ko, gusto nila maabutan yung lunch doon sa hotel. Ay oo, kasi abot pa eh. Abot pa eh. Kasi, pero sa Pilipinas, wala na. Anong oras na ba kasi sa Pilipinas? Magdi-dinner na. So, minus 5 nyo na lang. Alauna pa lang kasi po dito. Anyways, yeah, you're definitely right. And with this lineup na meron kang Ling, gusto mo early game, makapag-snowball ka. Pero ang problem, marami. Habang counter snowball itong side ng NIP Flash. JPL going out. Mawala na naman si Dreams. Nako, ingan. Nauunti-unti. Unti lang ha. Ang ako po na ng EVOS Glory. Bilis gumalaw ng NIP. Isipin mo eh, the job's done. Alis ka agad si JPL. Alam niyang hindi siya ganun katanky enough para masustain pag nag-temple sa blade itong si Annabelle na naka-warcry pa nga. Kaya naman pagkasipa niya, umout na ka agad eh. Kera ano siya, kumbaga action. Action Jackson eh. Action pa. Action talaga itong ano no? NIP Flash. Unorthodox picks, nagbabadang. Ngayon, Mincitar. Ang problema lang siguro sa Mincitar, eh kapag nag-late game, alam naman natin, power yan ng EVOS Glory, 3-item spike. Kapag nag-miss yung King's Calling niyan, it's time for the EVOS. Kung ano man tawag nila doon, basta it's time for the EVOS time. EVOS time na. Kumbaga, pagdating sa late game, bawat kasana ultimate, crucial. At yun lamang ang hihintayin ng EVOS Glory. Pag nakasana nga yung ano, King's Calling, go signal na sa kanila, makakalaya na ng maayos si Annabelle. Wreck havoc with the Ling na actually ginamit niya kahapon against RRQ. Pero eto na nga ulit, yung Spear of Glory onto Dreams. Talaga namang binangungot. Dahil sa Spear of Glory ni Diablo. Pinagtutusok-tusok ginawang kay Bob. At ayun pa, napakaganda Sipa. Old school Sipa mula dito kay JPL. Si Flaming ngayon kalate ang buhay. Tumusok ngayon si Annabelle. Mawala si JPL. Pero mas maganda pa rin yung counter kills na meron ang NIP Flash. JPL, ang bilis talaga ng ano?
ng kilos doon. Ah, Sans pa rin, ang veteran. Kahit ano na eh, may ano na. Basta alam nyo na yun, veteran na yan. Kaya-kaya pa rin talagang makipagsabay. Pero ito na yung magpasok ng Evil's Glory. Naagawa nila yung Turtle. At ngayon, nakapag-free hit dito. Itong si Brands, plus another kill. Talaga namang binabawian si Diablo. Hades, kinakailangan lumayo ngayon. And Evil's Glory, nakakasagot ka agad. May hulog pa rin, may hulog pa rin si Annabelle. Mr. Paranormal, ingan, magana pa rin. Kasi naman yung Ling, napakadaming poke capability this time ng Evil's Glory. You have the Barret's ultimate. Meron ka pang Clocon with the pokes. So ang gagawin na lang ngayon ni Annabelle, clean up crew. And with this, yung puso dito ng Indo Pride Evil's Glory tumatabla para sa NIB Blast 16K. Actually, sila pa nga lumamang nabahagya. Oo, kasi nakakuha sila ng tore. Yan yung kagandaan ng mga assassin junglers ngayon compared sa mga utility. You have a lot of time to split push, make plays, and make a comeback. At yun ang ginagawa ngayon. And looking at the replay, no, ang ganda na sana ng initiation doon ng the NIP Flash. But the problem is, bumalik kasi, nag-re-engage si Annabelle. Alam na nawala yung King's Calling, yung pang-counter talaga sa mga dashes nila. Nung nawala na yon, it's go time. Napakadaming umaasa at napakataas ng expectations dito sa Evil's Glory mula sa kanilang region. Ingan, probably one of the highest fan base na teams na kasali dito sa MSC 2024. And again, the struggle na ginawa ng team na to, yung miracle run na ginawa ng team na to onto the playoffs, even Coach Teo, damang-dama niya yun na maging siya mismo ay gulat na gulat na, maging sila ay nakakuha ng slot para dito sa MSC 2024, at dahil yun sa puso ng Tigers. Isipin mo, no, mid-season, nagkaroon ka ng roster revamp. Ang hirap nun. Nasunod-sunod yung mga sweep losses nyo. Diba? Kaya, ayan na nga, dinaan sa may kruhan. Wala si JBL, true damage coming from Brands. Brands with a kill, 1-for-1. 1-for-1, pero okay lang for NIP Flash because that's just the roamer para sa XP laner, pero parang hindi pa ata sila tapos doon. Nasukap naman ni Hades lahat ng damage, but here comes Cortezi! Abot ba kaya Spear of Glory? Ay, wala pala doon si Diablo. Wala pa. Wala pa? Wala pa si Kuya Jab. Meanwhile, turtle lang muna. NIP Flash, hook mula kay Diablo. Annabelle! Annabelle, babanat! Sino makakuha ng retry? Walang iba kundi si Vanix! Vanix with Radiant Devotion, mas slow si Dreams, Flicker out for Dreams. Dreams out. Hades, nandito, mag-abol pa ang ni NIP Flash. Hindi siya ganda ng Toton on to Brand, pero makakatakas. Tinamahan, Spear of Glory na naman doon kay Dreams. And that's a kill na hinahanap ng NIP Flash to extend the lead and end this game early. And ano lang pala, si Vanix pala yung ano, gold. Oo, Vanix yung nakakuha ng turtle na yon. Sumubok doon actually si Annabelle. Kaso nga lang, masyadong malayo yung range, I think, para doon sa Retribution. Kinulang. At kailangan nilang respetuhin si Diablo. Kailangan nyong respetuhin ang Spear of Glory. Kung si Pink may Edge of Glory, si Diablo may Spear of Glory. Tama, tama. Yun ang gusto nilang. I'm on a Spear of Glory. Hindi si Pink yun. Hindi ba si Pink yun? Si Lady, ano yun? Basta, baka si Clary Clarkstone, hindi ko na alam. Correct nyo na lang ako. Anyways, tuloy ang laban dito sa batang gitna. Okay, Cloco ng unang tutumba, pero here comes the counterpunch. JPL at Diablo naman. Medyo napalalim doon. Si Lady Gaga pala yun. Si Lady Gaga pala yun. Nagkamali lang. Oh, tama, tama. Tao lang. Old school na kasi yun eh. Tama. 5-7. Namatay tuloy si Diablo, Kuya Ingan. Oy, medyo lumalim kasi alam ng NIP Flash. Teka, lamang tayo. May nahihirapan sila. Gusto namin kunin yung purple buff na rin, pero handa kasing Evil's Glory doon. Oo, alam mo. Sila mag-extend ng game eh. Inabangan si Annabelle! Inabangan yung Paranormal! Oh! At dumapa siya sa ere. Pwede pala yun. Sa ere ka dumapa. Natisod. Natisod sa ere. Natisod ng hangin doon. Pero ginamitan din kasi ni Hades ng retry just to secure the kill, and it was really worth it. Pero oy, oy, kumain. Kumain. Oy, oy, oy. Ang ganda na pagpasok doon ng Evil's Glory, pero sumasagot pa ng NIP Flash. Hades, hindi na umabot yung ulti. Pero nastun dito si Fluffy. JPL hinahabol si Clocon. Fluffy na flicker out. And here comes Diablo with a King's Calling. JPL with a Jit Kondo. Tatlo ang tutumba sa Evil's Glory. Si Hades lang ang nawala. Lumaban dito yung Evil's Glory nang wala si Annabelle. At dahil yun, sa ginawa ni Cortezi na pag-abang sa kanya. Pero medyo maasim ng, medyo may mukasim sarap si Vanix. Ayan o, inabangan ni Cortezi. Alam mo na yan. May nangyari kasing laban doon sa baba eh. Hindi ko alam kung namatay si Vanix. Di ba natin nakikita dahil replay yun na sa main screen ngayon. Pero teka lang, Annabelle, nag-orange buff.
Anyways, ano na? With this replay, ingan, yun na nga, ito na. With this replay, nakita natin, masyado rin kasing ginoo ng Evo's Glory. Knowing na walang Annabelle, miris nila. Kasi magkakalord eh. Kailangan. Buti na lamang, hindi rin naman naman ito si Vanix. Pero here comes JPL again. Kinaya na nga ni Flappy, napikon na. Lord, nandyan pa rin naman. Godlike na for Vanix. Plus the kill on to JPL. Regroup ang NIP Flash, pero nakahawakan pa rin ni Hades yung Lord. Mas gaana yung action ng NIP Flash dito. Eto na! Napakagandang King's Calling, pero tinamaan ng mga germs. Wala to si Diablo. Tumatakbo si Diablo. And Annabelle! Dama mo yung retribution, sinapusong retribution para makuha yung Lord. Comeback Kings! Ito lamang ang iniintay nila, kahit butas ng karayom yan, papasukin nila dahil alam nila, kayang-kaya nila makipagsabayan sa late game. Again, they have the carry, they have the link. Manjin, parang delikado ngayon ang NIP. Napagdaanan na namin lahat ng dapat pagdaanan, sabi ni Annabelle. Napagdaanan namin lahat ng mga content creator na kinokontent yung Evo's Glory. Lahat na ng mga judgment, lahat na ng panghuhusga kay Coach Teo, pinagdaanan na lahat ng mga tatanong nasan si Coach Teo, pwes nandito siya ngayon sa Riyadh. At dahil dyan, 8-12, what a comeback. Kaso basag lang din yung Lloyd. Sayang ang hype, basag lang din yung Lloyd. Wala din. Okay lang. Napunta naman sa kanila yung kalamangan. Ah, oo nga naman. May space. May space na. May space. Saka ito rin naman yung gusto nila. As long as hindi sila mababasa agad ng inhibitor turret, ma-extend nila yung laro hanggat sa ma-activate nga talaga si Brands, na alam naman natin, dalawang version lang kasi meron kay Brands. Anong version 1? Either you're the best gold laner in the whole Indonesian country. And version 2? Version 2. Wala si Brands. Yun lang talaga yun. It's either you win or you lose. Kasi dati sa Totak ka lang hindi sure. Oh. Ngayon, sa Evo's Glory, hindi ka na rin sure. Hindi ka na talaga sure eh. Kanina lamang, hirap na hirap sila sa early game. But with one good Deathless of Blades from Annabelle to secure that Lord away from Hades. Actually, napatay pa nga niya si Hades nung nakuha niya yung Lord na yun eh. Napamaliin ang pwesto si Kuya Hades. At saka kasi si Diablo, yun nga yung sinasabi natin, Kuya Ingan. Oh. Yung ultimate niya ni Diablo, pag nawala yan, Yarichi! Oh! Pero si JPL pumasok na legit kundo, kaya naman parang nakabawi ang NIP. Pero tutumba si Diablo ngayon. Nakakasagot ang Evo's Glory. Kumakalmot. Pero parang siya ata ang natusok doon. Nagtusokan ni Annabelle. Courtesy, napapalayo ngayon. Wings by wings, makakatakas. Hades na lamang ang natitira. Pero tatandaan natin, magaling din dumebensa yung NIP. Ay, tignan natin. Sabi ni Hades, nangyari na sa akin to. Panoorin mo yung replay. You watch your replay, player. Nadepan ko na to. Tignan natin. Nagton, na-dodge. Ang ganda ng dodge balls. 12 seconds pa si JPL. Nako, end the balls. Pero courtesy, ang ganda na flicker out. Minions na muna para kay Kurt. And Hades ang batang pasay with a defense of a lifetime. Together with Kurt, nandito si Diablo, pero hinila yung angin. Pero nakapag-depensa ang NIP Flash. Ang lupit mo, courtesy. Kita mo ba yung ginawa niya? Pagkasa niya ng Feathered Airstrike, bago pa bumagsak yung unang bagsak ng Feathered Airstrike, pumligar na siya kasi alam niya na nandun si ano eh. Nandun yung Ruby. Papanatan siya. Alam niya papanatan siya. Alam niya ika-cancel yung ulti niya. Advance mag-isip. Sinabi nga sa'yo ng mga teammates niya, di ba? Mechanically gifted. Oo. The most mechanically gifted para sa NIP Flash. Sabi ni Kurt, anong hindi madidip? Madidip ko yan. May blinker ako. Basic lang to eh. Sabi ni Hades, may pinagdaanan ko na to. Pinagdaanan ko na to eh. Evo's Glory, marami ng pinagdaanan. Mas maraming pinagdaanan si Hades. At na, napagdaanan ko na yan. Hindi na ako yuyuko. This time, hindi siya yumuko. This time, hindi niya hinawakan yung ulo niya. Hindi siya na bad beats. Sabi niya, teka lang, baka mangyari ulit. At nangyari nga ulit. Pero hindi one hit. Naman. Pero hindi one hit. Hindi naman one hit. Okay. May isa pa naman silang Tore doon. Right on time din naman yung pagbuhay doon ni Diablo. Kaya naman na-clear nila kaagad yung mga minions. Kaso, ingan na masasabi ko dito. Yung ano? Microhan talaga ng Evo's Glory. Isa lang masasabi ko talaga sa Evo's Glory. Ano? Basta 3 items na sila, laban na yun. Oo, naka 3 items na kasi si Brands siya, si Annabelle eh. Yun nga eh. 6 na nga eh. Basta 3 items. Ayun na. Palag na yan, microhan. Depensa pa lang. Kailangan sa NIP! Okay, tignan natin. Medyo magulo ang nangyayari ng laban. Wala si JBL. Kearing spree. Apo si Brands pili ng item. Ayun yung King Soling sa badang gitna. Pero mas masakit na rin si Annabelle. At ayun na yung kanyang ultimate na tusok-tusok. Power prowess. 4 heroes are down. As Evo's Glory will put this one in a bag. 17-14. Game number 1.